Isa pong pinagpalang Sunday morning, mga katots. At ngayon pong linggo ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong, sino ang kasama mo? Uy, anong halaga nitong tanong na ito? Ang ating pong gospel, hinango kay St. Luke, chapter 24, verses 13 to 35, ay patungkol po doon sa moment ng dalawang alagad ng Emmaus. No po? Silang dalawa na sinamahan ni Lord. Kaya nga, ang tanong natin, sinong kasama mo? Because in so many ways, kung paano tayo naglalakbay sa mundong ito, malaki po ang bahagi lagi ng relationships. Kaya nga, magandang atin din mapagnilayan. Sino bang kasama natin? Naalala ko kasi tuloy itong moment na ito ng dalawang alagad na ito. Para bang ipinagpapatuloy nila yung binili sa kanila ni Lord. Kung maalala natin sa ikasiyam at kasampung kabanata ni San Marcos, may bilin si Lord, tagubilin or mandate na ginawa. Sinugo niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostoles, at sinugo niya silang dala-dalawa. E tinan niyo to, even after his death, dala-dalawa pa rin, no? Magkasawa pa rin ang dalawa. So, relationships do matter, no? Kaya nga, napakahalaga po sana na mabalikan natin how do we value the relationships that we have and the kind of relationships we have. Yung mga tipo ng relasyon na meron tayo because it defines our journey in this world. Pagka toxic ang ating kaibigan o ating kasama sa buhay, naku mga kapatid, toxic talaga ang buhay natin. Kapag ang kasama natin, bad influence, ay talagang wala tayong magagawa kundi magkaroon ng mga karanasang negatibo din sa buhay ito. But, if pareho tayo in faith, in values, at magkasama, laking bagay. And then of course, pinakamahalagang relationship within the relationship ay kapag naroon si Jesus sa buhay natin. Kaya ito yung karanasan ng dalawa. One of the relationships that we should give real value and the utmost value, lalo na sa ating mga mananampalataya, is the presence of Christ in our lives and in our relationships. Eh kasi, siguro pag pinagbabalkan natin yung mga problems, complications of our relationships with people, it is because Jesus was not present. And if ever may problema man at naaayos, it is because Jesus was present. Ang laking bagay ho nun. So sana mga kapatid, we remember this. Sino nga bang kasama natin? And then, maging part ng ating reflections, our prayers sa mga taong ito, at ilang yon, yung katotohanan ng Panginoong Jesus. And ito, tip, galing na rin sa gospel today. The best way to realize this, one, if we reflect on the Word of God, together with our relationships, with our friends, our family, parents, asawa, and then together that if we celebrate the breaking of the bread, lalo na ang banal na Eucharistia. So let's do it, ano po, as faithful Catholics, na gawin natin ito so that we will find that our journey in this world is filled with graces because of whom we are with. Okay? So sana po, mabigyan natin ng pagpapahalaga ito. And siyempre, patuloy pa rin, no? Because we are a community in the church, we help others, so we help them see Christ, be cyber missionaries, evangelize to social media, like, share. Follow po sana itong ating page at ang ating Instagram, Thought for the Day, YouTube channel at TFTD Blessed and Blessing, at ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin ang happy birthday kay Ray Cueto, kay Marife Paraiso, kay Kuya Willie Bleza, kay Janet Hernandez, kay John Paul McDon, kay Keith Pelaez, ganyan na rin kay Daniel Labitigan, kay Casey Morales, kay Angela Ong, happy birthday na yung prayers po and blessings sa inyong special day today. At syempre po, prayers pa rin ang hiling natin para sa lahat ng apektado pa rin ng COVID-19 pandemic at syempre po for peace in Ukraine. At syempre, tip lang ng kaunti, magdala lagi po ng tubig, napakainit ng panahon ngayon. Mag-ingat po kayo sa heat stroke. At syempre, kung ang ating mga kasama sa buhay, mga taong kasama natin patungo sa Diyos at sa buhay na walang hanggan, ay di ano pa, always be blessed and be a blessing. Ingat po kayong lahat.